Okay, good day everyone. Today I will teach you how to cite web pages using APA format, 7th edition. This is the latest edition. So yung iba po kasi ay MLA ang ginagamit, pero tayo ay APA ang gagamitin natin. So, bakit nga ba important ang paggawa ng bibliography? So, bibliography po is important for us not to be accused of plagiarizing. So, bakit? Kasi ina-acknowledge natin na yung ilalagay po natin sa paper natin ay hindi atin. So, ilalagay po natin yung pangalan ng mga nakuha nating sources and meron po siyang format. So, ano-ano po ba ang parts ng web pages? So, ang parts po ng web pages ay itong mga ito. Ito po yung hahanapin natin. Ano? So, surname of the author, initial letter of first name. Halimbawa, hanapin po natin yung pangalan ng nagsulat doon sa web page. Halimbawa po, ako ang nagsulat. E di po, ang pangalan ko po ay Ruthiel Cherise Dakpano. Ilalagay po ba natin ay Ruthiel Cherise? Nakalagay po dito ay surname. So, Dakpano muna, tapos comma, tapos initial letter. So, my name is Ruthiel. So, R ang ilalagay natin. R, period, tapos Cherise. Kasi may second name ako. So, C. R.C. So, yun po. Next, ang hahanapin naman po natin ay year, month, and day. Kung kailan po pinublish yung work. Next po ay title of article. Ano po yung title nung pinaka-article na binasa natin doon sa webpage na yon. Tapos po, webpage name, hahanapin natin. Yung webpage name ay doon po nakapaloob yung article na binabasa natin. Halimbawa, webpage name natin. Halimbawa, kumuha po kayo ng balita sa internet sa Philippine Daily Inquirer. Yung Philippine Daily Inquirer, hindi po yon title of article. Yun po ay webpage name. So, ang title of article, edi yung binasa nyo pong balita doon sa loob ng Philippine Daily Inquirer. Tapos next na hahanapin po natin ay yung URL, yung HTTPS. So, ayun po. Example, so bali 5 yung hahanapin natin. So, ayun po. Di ba nga po, 5 po yung hahanapin po natin. Ano po? So, ang hahanapin po natin dito ay... Yan. Tatandaan po natin yung format nitong mga ito. So, ang hanapin po na natin ay first entry, yung author. Nasaan ba ang author dito? So, may nakikita po ba kayo? Kung wala po kayo nakikita ang pangalan ng author ay, ano pong gagawin natin? Scroll to the bottom of the webpage. Doon po tayo bumaba. Ito po yung scroll button. Mababa po tayo hanggang doon sa pinakababa para hanapin yung name ng author. So, andito na po tayo sa baba. Nasaan po kaya ang pangalan ng author? Yon, by Mayo Clinic staff. Kaso ang problema po, there is no specific name. Pag wala pong, ano po ba yung specific name? Halimbawa, Ruthiel Cherise Dakpano, yun po ay specific name. Ito po ay pangalan lamang po ng staff. So, ang gagawin po natin, ilalagay na lang po natin yung pangalan ng pinaka-corporation. Ano po ba yung organization or corporation? Ayan, Mayo Clinic. So, yun po yung ilalagay natin. Paano po yan? So, nakalagay dito ay author or corpo, period. So, paano isusulat? Kokopyahin lamang po itong pangalan ng organization. Tapos, ilalagay natin dito. Tapos, period. Naka-indent. Tingnan niyo po, siya po ay nakapasok doon sa loob. Ito pong iba ay pantay-pantay. Palagi pong ganun, ano, naka-indent. Next po, dahil tapos na po tayo doon sa author, ano po hanapin natin? Yung next entry natin, which is the date of publication. Okay, so wala na naman po dito yung date. Bababa ulit po tayo doon sa pinakababa. Ayan. Nasaan po kaya ang date dito? Ayun. Remember the format. So, next po ay, nakapasok po rin po yung Mayo Clinic. Ari po ang date of publication. So, ang ilalagay po natin ay
yun po munang year ay nagkamali si ma'am, 2017 dapat. So, dito yun, 2017, nakalagay dito sa format ay may comma, edi rin din po may comma. Tapos, kailan daw po ang month? Di ito po ang month, October. Tapos, kailan po ang day ng publication? Yun ay 26. So, ilalagay po natin dyan ay 26. Tapos, dahil kalagay po dito ay may parenthesis po siya parehas. Lalagyan din po natin ng parenthesis, parenthesis. Tapos po ay period, period. So, next. Search for the next entry. Ano po ba yung next entry natin? Title of the article. So, alin po ba dito yung pinaka-title ng ating binabasa? So, ito po yung ating binabasa. Ano? So, ang title po ay hindi ito. Kasi hindi po yun yung ating binabasa. Ang title po ay itong nasa una. Siya po minsan yung may malaking font para isabihin na siya ay malaki. Para sabihin na siya ay yung pinaka-heading or title. So, remember ulit yung format. Ano po yung form? Ano po yung kinaiba niya? Kung ito po ang author at corporation ay naka-indent, ito naman po ay may parenthesis, siya naman po ay nakatagilid, naka-italicize. So, kukopyahin lang po natin. Yan, drug addiction, kalagay. Tapos, yan, lahat, kukopyahin natin lahat. Tapos, baka sabihin nyo, ma'am, bakit may parenthesis dito? Kasi kinopya lang po natin. Kung wala pong parenthesis dyan, di wala din po kayong ilalagay dito. Ano? Tapos, tingnan nyo po, siya ay nakahiga, naka-italicize. Ito ay nakadiretso lang. So, ganun din po. Period. Tapos na. So, it should be italicized. Hanapin na natin yung next entry, which is webpage. Nasaan po ba ang webpage? Ari po, ano? Ang webpage. So, search for the webpage name, Mayo Clinic. So, kaya lang po, dahil nga po wala tayong author kanina, ang inilagay na po natin ay title ng webpage. Ano pong gagawin natin kapag ayan na magkatulad? If the name of the corpo or organization is the same as the webpage, skip it to avoid redundancy. Hindi na po natin ari gagawin, mali pa ang spelling. Hindi natin to gagawin dahil magkakapare-parehas ay paulit-ulit po. Ano? So, next. Find the next entry. Yung pinakahuli, URL. Saan po ba nakikita ang URL? Ay, ito po ay, talagang ito po ay laging nandito siya. Sa pinaka-taas. Di ba pag mag-convert kayo ng kanta galing YouTube, yun po yung URL, yung HTTPS. So, gagawin po natin dyan, kukopyahin lang po natin. Di, kasunod po na itong title ay di ito na po. HTTPS. Hanggang doon sa dulo, kukopyahin po natin lahat. Para po makita ng mga magbabasa ng ating papel na doon po pala natin kinuha yun. So, binibigyan po natin ng pagpapahalaga yung tunay na nagsulat noong nasa papel po natin. So, ganito po yung ipapasa nyo sa akin. Nasa Microsoft Word po siya, tapos may title na bibliography. Diary lang po, ano, kasulat lang po yung entry natin. Siyempre, hindi lang isa ang entry natin kasi hindi lang po tayo kukuha ano, ng isang entry. So, if there are multiple entries, multiple entries, arrange them alphabetically. Halimbawa nga, nakakita pa tayo ng isa pa. So, ang topic natin kunwari ay drug addiction. Tapos, nakakita pa tayo ng isang article tungkol doon. So, isa-cite din po natin. Ano? Nakalagay po ay dakpano. Kunwari, meron pong pangalan yung nagsulat. So, halimbawa, ang nagsulat ay si Rutiel Charis. So, lalagay po natin ay surname. Hindi po natin lalagay yung Rutiel Charis. Ang ilalagay lang po natin ay initial letter. Ibig sabihin, unang letter ng pangalan. So, RC. Pwede ding R lang. So, period pa rin ang kasunod. So, if there is no date, halimbawa ay wala tayong nakitang date na isinulat ni Rutiel doon sa website. Sorry. So, ilalagay po natin ay ND. Ibig sabihin po nun ay no date. Kung pagkahirapan ang sarili, pag walang date, di wala. Ilagay nyo ay ND. Naka-parenthesis pa rin po siya. Oh. Tapos, nagtatapos pa rin po siya sa tuldok.
So, ganun po. Ia-arrange natin alphabetically. So, mauuna ang D sa M. So, pag meron pa ulit kayo nakita na A, edi ang mangyayari po dyan ay dilalagyan nyo pa rin po ng ilalagay nyo po siya sa una kasi siya ay letter A. Pag susunod-sunod rin nyo po yan. Ano, dali lang, di ba? So, if there is no author, take note, search the name of the website. So, if there is no date, write ND, meaning no date. Tapos, every entry should end in period. Lahat po, ano, kahit naka-parenthesis, kahit siya ay naka-italicize, lahat po ay may tuldok sa dulo. Tapos, every entry should be double space. Every entry should be indented. Ano po ba indented? Nakapasok po. Ano? Halimbawa yung Mayo Clinic kanina, nakapasok siya. Hindi siya kapantay ng mga nasa ilalim. Parang nagsusulat lang ng paragraph. Naka-indent. So, take note of exceptions to every entry. Yun nga. Pag walang date, pag walang pangalan ng author, yun. Yun lamang po ang isasabit sa akin ay naka-Microsoft Word sa dulo. Thank you very much.